Nabubuhay tayo sa panahon na kung saan ang kadalasang sukatan ng halaga ng isang tao ay ang kanyang ambag o kontribusyon. Madalas nating madidinig na ginagamit na pamantayan ito kung ang isang tao ay karapat-dapat o hindi. Bagamat hindi sa lahat ng pagkakataon ay alam natin ang tunay na ambag ng isang tao, nakakalungkot lang na madalas ay itinatanong ito na tila may pangungutya at pagkwestiyon sa pagkatao ng iba, kahit hindi naman sila lubos na kilala. Ang masakla pa dito, kapag dumating ka sa punto na sa sobrang hirap ng katayuan o dahil sa karamdaman ay sadyang wala ka na talagang maiaambag, nagiging pakiramdam mo tuloy na hindi ka karapat-dapat o wala kang kabuluhan. May mga iba sa atin na nawalan ng trabaho at dahil dito sadyang nawalan o nabawasan ang kapasidad na mag-ambag. May mga nagkasakit na hindi lamang nawalan ng kapasidad na mag-ambag, ay nagdala pa ng patuloy na lumalaking gastos upang pagalingin. Importante ang mag-ambag, pero hindi makabubuti sa lahat ng pagkakataon na sukatin mo ang halaga ng iyong buhay base sa iyong ambag. May mga hindi inaasahang pangyayari na aapekto sa iyong kapasidad. Napakaganda ng pag-ibig ng Diyos, sapagkat ito ay nagtuturo sa atin na hindi ang ating ambag ang basihan ng kanyang pagmamahal. Ang sabi ng Bible, pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan, kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Minsan sadyang nakapanlulumo ang mawala ng kapasidad na mag-ambag, lalong-lalo na kung hindi naman natin ito ginusto. Dumarating yung feeling na wala kang kwenta, isa kang pabigat. Hindi ganyan ang pag-ibig na naranasan natin mula sa Diyos. Paalala ito na hindi ang ambag ng tao ang dapat na maging basihan ng ating tamang pakikitungo sa bawat isa. Mahalaga ding tandaan ito, lalong-lalo na kung sa tingin mo ay wala ng kwenta ang buhay mo dahil sa wala ka ng kapasidad na mag-ambag. Mahalaga ang mag-ambag, pero hindi itong sukatan ng halaga ng isang tao. Ang pagmamahal ng Diyos sa atin sa kabila ng ating pagiging makasalanan ay patunay na anuman ang kalagayan mo at gaano man kababa ang tingin mo sa sarili mo, sa mata ng Diyos, mahalaga ka. Asa ka pa.